Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa high school league. Dalawang segundo na lang ang natitirang oras para sa unang yugto ng laban sa pagitan ng Shouko at Takrash. Kaya naman, ginagawa ng Shouko ang lahat upang mapababa ang kalamaan ng Takrash sa kanila. At nagagawa naman nilang makagawa ng puntos dahil sa mga ipinapakitang play ni Rukawa na talaga namang nagpahanga sa buong mananood sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang chapter 141 ng high school league. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fan-made o di naman kaya, kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk, sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang chapter 142 ng High School League. Napakaganda nga ng ipinapakitang play nitong si Rukawa at Fujima na naging dahilan upang makapuntos sila laban sa Takrash. Habang itong si Hanamichi naman ay ginagawa ang lahat upang matalo sa ilalim ng basket itong si Jiro. Hanggang sa pagsabihan siya ni Rukawa na talaga namang gumising sa pagkataon itong bida natin na si Hanamichi. Kaya naman, nagawa na nitong masupalpal ng sobrang lakas itong si Jiro sa ilalim ng basket. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong mananood sa loob ng stage. Oh ano? Grabe! Nakita niyo ba ang ginawa ng may pulang buhok na yon? Grabe! Nakakamanga siya! Nagawa niyang masupalpal itong si Jiro sa ilalim ng basket! Nakakilabot ang ginawa ng may pulang buhok na to! Dalang inaakala ko talaga ay hindi niya magagawang talunin itong si Jiro sa ilalim ng basket! Tama ka nga! Nakakilabot nga talaga ang ginawa ng may pulang buhok na to! At yan na ba yung sinyales na magagawa niya ng mapantayan itong si Jiro sa ilalim ng basket? Kung yan na nga yun, paniguradong isang napakatinding digmaan na magaganap bago matapos ang unang yugto na ito. Yan ang usapan ng mga mananood na talaga namang napahanga ni Hanamichi. Habang itong mga tropa ni Hanamichi ay talaga namang sobrang natutuwa sa ginawa ng kaibigan nila kay Jiro. Ayan na! Humanda ka na dyan, Longhair! Ngayon, ipapakita na ni Hanamichi ang kanyang totoong laro sa'yo! At dahil sa ginalit mo ang Leon sa ilalim ng basket, siguradong magbabayad ka na sa kanya ngayon. Dahil hindi yan ihinto sa pagdurog sa'yo hanggang sa hindi kanya nakikita ang sumusuko sa laban. Sige, Hanamichi! Talunin mo ang bakulaw na longer na yan! Go, Hanamichi! 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 Yan naman ang sigawan ng mga tropa ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, nang nakababa na nga itong si Hanamichi at Jiro galing sa itaas, itong referee ay biglang pumito ng malakas. Lumabas ang bala sa court! At ang huling nahahawak dito ay ang may number 10 na Shouko! Kaya naman, ang bola ay mapupunta sa kupunan ng Takrash! Yan ang sigaw ng referee. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang tinitigan ng seryoso itong si Jiro. Hindi pa tayo tapos, Jiro! Hindi pa dito nagtatapos ang paghihiganti ko sa'yo! Ngayon, humanda ka na sa akin! Dahil ako naman ang magpapayasay sa laban na ito! At lahat ng kinuha niyong puntos laban sa amin ay babawiin ko na! Yan ang sabi ni Hanamichi, na talaga namang sobrang seryoso. Sabay tumalikod na ito at naglakad na para dumipensa. Habang itong si Jiro naman ay seryoso lamang na nakatitig kay Hanamichi. Sira ulo ka, unggoy ka! Akala mo ba magagawa mo akong pabagsakin ng ganun-ganun lang? Pwes, diyan ka din nagkakamali. Dahil hindi na ako papayag pa na maulit muli ang ginawa mong supalpal sa akin. Ngayon, humanda ka na din. Dahil bago matapos ang unang yugto na to, sisiguraduhin ko na ayaw ka sa laban nating dalawa. Yan naman ang sabi ni Jiro sa kanyang sarili. Habang itong si Kogure naman ay agad na nilapitan itong si Hanamichi. Sabay pinuri ito ng sobrang saya. Nice block, Hanamichi! Mukhang bumabalik ka na ulit sa katinoan ah. Ipagpatuloy mo lang yan. Dahil kailangan ka talaga namin sa laban na ito. Kailangan mapigilan mo sila sa ilalim ng basket upang hindi sila makapuntos laban sa atin. At para hindi na din madagdagan pa ang kalamangan nila sa atin. Yan ang masayang sabi ni Kogure. Huwag ka mag-alala, boy-labo. Dahil hindi ko napapapuntusin pa ang Jiro na yan sa ilalim ng basket. At hindi ko nahahayaan pa na makakuha yan ng rebound laban sa akin.
Kaya naman, humanda ka na, Boylabo. Dahil papasahan kita ng bola at gumawa ka ng sunod-sunod na tres. Yan naman ang nagyayabang na sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ng Dakras ang bola. At sa pagkakataon na ito, si Hideki ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Okay team, relax lang tayo. Huwag kayo magpapa-apekto sa ginawa ng Rukawa na yan at ng may pulambok na yan. Tandaan nyo, tayo pa din ang nagkocontrol sa laban na to. Kaya naman, hindi dapat tayo kabahan sa mamalalaro ng show ko na yan. Ngayon, humanda na kayo dahil pupuntos tayo sa posisyon na ito. Yan ang sigaw ni Hideki. Sabay idrinibol na ang bola ng mahinahon papunta sa kanilang basket. Habang itong si Rukawa naman ay mabilis din siyang binantayan ng mahigpit. Anong pinagsasabi mo dyan, Hideki? Akala mo ba hahayaan namin kayo na madagdagan pa ang puntos? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil sa posisyon na ito, wala nang madali ang puntos na magagana para sa inyo. Ngayon, humanda na kayo, Hideki. Dahil hindi na kayo makakapuntos pa dito. Yan ang seryosong sabi ni Rukawa. Sabay dumipensa na ng mahigpit kay Hideki. Habang itong si Hideki naman ay nararamdaman na nga ang sobrang higpit na depensa nitong si Rukawa. Kaya naman, napabulong na lang ito sa kanyang sarili. Grabe, sobrang seryoso na nga talaga itong si Rukawa sa pagdidepensa. Kahit itong si Hanamichi ay seryoso din sa pagdidepensa kay Jiro. Mukhang mahihirapan kami dito ngayon na. Pero kahit na ganun pa man, kailangan namin makapuntos dito upang hindi sila mabigyan ng lakas para makabawi sa laban na ito. Dahil dapat mapanatili namin ang kalamangan sa kanila hanggang sa matapos ang unang yugto. Yan ang sabi ni Hideki. Sabay inatake na ang kanang depensa nitong si Rukawa. At patuloy lang ito sa pag-atake habang itong si Rukawa naman ay patuloy lang din sa pagdepensa ng mahigpit kay Hideki. Nang bigla nag-changing face itong si Hideki pakaliwa. Sabay double crossover pakanan. Ngunit, agad din naman itong nabasa ni Rukawa. Kaya naman, mabilis na lamang nasabayan ang ginawang pag-atake ni Hideki sa kanya. Anong ginagawa mo, Hideki? Akala mo ba makakalusot sa akin yung ginagawa mong basic na atake? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil malabong makalusot ang ganyang pag-atake mo sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa. Nang biglang umite itong si Hideki. Talaga ba, Rukawa? Talaga bang magagawa mo ako madepensahan sa posisyon na ito? At talaga bang madali lang depensahan ang basic na pag-atake ko? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil sa gagawin ko ngayon na play, sisiguraduhin ko na makakapuntos ako sa'yo. Yan ang sabi ni Hideki. Sabay spin moves ng sobrang bilis pa kanan. Sabay bunggo kay Rukawa at nag-step back ito ng bigla. Sabay tumalon at tumira ng isang jump shot. Habang itong si Rukawa naman ay nagulat talaga sa ginawa ni Hideki sa kanya. Kaya naman, hindi na nito nagawa pang sabayan itong si Hideki sa ginawa nitong jump shot na naging dahilan upang maipasok ni Hideki ang kanyang tira sa kanilang basket. Nalabis na ikinagulat talaga ng uso nitong si Rukawa. Ano? Ang bilis ng ginawa niyang galaw na yun ah. Hindi ko nagawang makareact agad sa play na ginawa niya sa akin. Nakakainis tong kalbong to ah. Sinusubukan niya nga talaga ako. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang itong si Hideki naman ay napangiti ulit kay Rukawa, sabay inasar ito ng bahagya. Basic na pag-atake pala. Sa basic na pag-atake lang din naman palakit ang magagawang talunin ni Rukawa. Yan ang pang-aasar na sabi ni Hideki kay Rukawa. Sabay tumalikod na ito at nangganda na para sa kanilang depensa. Habang itong si Rukawa naman ay nainis ng bahagya kay Hideki. Kaya naman, napabulong ito sa kanyang sarili. Ang yabang ng kalbong to. Akala mo talaga magaling. Nakachamba lang naman siya sa akin kanina. Tignan mo, humanda ka sa akin ngayon. Dahil babawian kita agad. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay kinuha na nito ang bola at siya na ang nagdala nito papunta sa kanilang basket. Habang si Hideki naman ay agad na tinao itong si Rukawa. Mukhang nanggigigil ka ngayon, Rukawa. Balak mo bang bumawi sa akin? Sige nga, tignan natin kung magagawa mo akong bawian ngayon. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, na hindi mo ako magagawang bawian ng ganun lang kadali. Yan ang sabi ni Hideki. Sabay dumipensa na ng mahigpit. Huwag ka madaldal, kalbo. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa pagdidepensa. Dahil baka mapahiya ka kapag napuntusan kita. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay inatake na nito ang kanang depensa ni Hideki. Sabay changing face pakaliwa. Habang itong si Hideki naman ay nagawa ng sabayan ang ginagawang pag-atake ni Rukawa sa kanya. Anong galaw yan, Rukawa? Akala mo ba makakalusot sa akin yan? Pwes, diyan ka nagkakamali.
dahil hindi mo ako magagawang lusutan sa ganyang pag-atake lamang. Yan ang sabi ni Hideki. Nang biglang napangiti itong si Rukawa. Talaga ba, Hideki? Baka magulat ka sa gagawin ko sa'yo ngayon. Dahil sigurado ako na alam mo na ang ganitong play na gagawin ko. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay spin moves ng sobrang bilis pa kanan. Sabay bunggu kay Hideki at nag-step back. Sabay tumalon at tumira ng isang jump shot. Habang itong si Hideki naman ay nagulat talaga sa ginawa ni Rukawa sa kanya. Dahil na nga sa parang pamilyar ang ginawa ni Rukawa ang play laban sa kanya. Ano? Huwag mong sabihin na ginaya niya ang ginawa kong play sa kanya. Hindi pwede to. Hindi pwede mabiktima ako sa sarili kong galaw. Yan ang sabi ni Hideki sa kanyang sarili. Habang itong si Rukawa naman ay nalibre na nga sa isang jump shot. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang mabawi agad nila ang ginawang puntos ng dakras sa kanila. At nang nakababa na itong si Rukawa galing sa jump shot, agad din naman itong tumingin kay Hideki. Sabay nagyabang din ito ng bahagya. Ano na, Hideki? Napakadali lang naman pala ng ginawa mong play eh. Akala ko pa naman mahihirapan ako sa paggaya nito pero hindi pala. Dahil kahit ang grade 6 na student ay kaya itong gayahin nung walang kahirap-hirap. Yan ang pang-aasar na sabi ni Rukawa kay Hideki. At dito na nagtatapos ang chapter 142 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo na isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating